gusto niya sabihin. Diba, may experience ka na? Yes, meron. Ano, napaginipan ko si Direk Win. Tapos yung panaginip ko, para siya talagang totoo, nasa party. Sabi ko, uy, Direk! Tapos niyakap ko siya, tapos umiyak ako. Sabi ko, namimiss na kita. Sabi niya, no ka ba? Di ba ganun magsalita yun? No ka ba? Dito lang naman ako eh. Sabi niya, tawagan mo lang ako. Sabi niya, sabi ko, paano? Magdasal ka. Tapos nagising na ako, tapos iyak lang ako ng iyak ng iyak. Oo, kasi it's in prayer, di ba? Nagtahimik ka, nakikinig ka sa kung anong mensahe. Kasi nga, nagdadasal ka eh. At saka sinabi niya magdadasal kasi para hindi ibang spirit ang ma-summon mo o makausap mo. So, pagka ganyan kasi, madaling sabihin huwag matakot. Madaling sabihin sa inyo. Pero kami rin, dumaan din kami sa takot. Pero we overcome our fear kasi nga, it's yung fear na yan, doon nag-feed ang spirits. Doon ka nila lalong tatakutin. Kapag takot na takot ka, mas lalo yung mischievous spirits, yun ang lalapit sa'yo. Pero ako, Stargazer, hindi naman ako natakot noon yung sa uncle ko dahil ang uncle ko, si Uncle Dodong ba, Fernandez, sumalangit na huwa ang kanyang kaluluwa. Napanaginipan ko, sabi, napanaginipan ko sa, ang saya-saya niya ako, Uncle! Sabi niya, uy, Day, bakit ang saya mo, Uncle? Di ba namatay ka na? Ang saya-saya na siya, oo, basta magkita lang tayo. Uy, sabi ko pala yung mga ganyan masabi. At saka, oo, hindi naman. At saka, pero sobrang mo, saya niya, hindi ako natakot pagising ko na yan. Naalala ko siya. Yung sobrang saya, malalaman mo kapag ang isang spirit, alam mo, dearly departed, tapos nagpakita sa'yo na nakaputi, nakasmile na, nakamove on na yon. Pero kapag yung spirit nakatingin, umiiyak at galit sa'yo, ay, meron pang issue yon. Yan. Sa'yo? Oh, simple, parang hindi ganun naman sa'yo. Pero may issue. Yes, doon sa usaping unfinished business, no? May mga muna may mga spirits na naka-move on na bumabalik sila dahil merong significant life event yung tao. May mangyayari, may special ano, pero pag doon sa mga tao na unfinished business, usually ang may karamihan na may unfinished business yung tao na naiwan. So kapag hindi tayo nakaka-move on, tayo yung medyo ano, na nahihirapan din sila mag-move on. Kaya pala yung mga mamamatay na parang, sige, bulungan mo na okay na. Oo. Kasi hindi nag-hold on sila eh, hindi makaan. Tapos biglang magbibigay ng last breath. Oo. Kay Miss May and kay Miss Stargazer, ano yung maipapayo ninyo sa ating mga kapamilya na nakakaranas ng kababalaghan? Ano ba dapat nilang gawin? Para sa akin kasi, unahin yung spirituality. Kasi kung yung faith mo, hold on, yung kailang hawakan mo, yung something na magpapaboost ng faith mo. Halimbawa, di ba umahawak ng crucifix. But that doesn't mean kung may crucifix ka, mapapaalis nun yung negative spirit. Yung parang hawakan mo lang, i-aangkuran mo lang. Tapos, patitibayin mo yung shielding mo. So, yung hindi ka tatablan o hindi ka papasukin ng negativity. So, kailangan muna talaga number one is spirituality. In terms of dun sa mga tao na palaging na nagkakaroon ng kababalaghan, no? Unang tatanong mo, bakit? Bakit ko to na-experience? Usually, meron talaga siyang rason. Maaring dahil kulang ka sa pananampalataya, maaring masyado kang negatibo, o maaring may nagawa ka na hindi mo alam. So, lahat ng ito ay para lang kumukunin yung attention mo pa sa sarili mo para makagawa ka ng, pagbabago. Ayan. Pero syempre, ngayong undas talaga, ang una talaga nating gawin na sinabi din ni Stargazer kayo na spirituality, ipagdasal natin ang ating mga kapamilya na yung may they rest. Number one talaga yun kaysa sa anong mga activities na gagawin natin. So,